Sinait, Ilocos Sur na pinagsasabay ang pagbibenta ng mais at pag-aalaga ng kanyang mga supling. Magandang hapon na imbag amalam, hilaga at gitnang Luzon. Sa ngalan ni CJ Turida, ako po si Joanne Punsoy, kasama si Alfie Tulagan at si Faye Centeno. Aarangkada ng mga balita. Unti-unti nang nararamdaman ng mga Pinoy ang epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Ngayong araw, ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Kaya naman, 12 pesos na aumento sa pasahe si sinusulong ng transfer group na AutoPro Pangasinan. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin live si Russell Simorio. Russell! Joanne, bunsod nga ng umiiral na train law ng gobyerno, tuluyan nang nagpatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis epektibo. Ngayong araw doon sa mga gasoline station na ating pinuntahan kanina, may mga ilan na nagpaskil na ng letter at sulat para maabisuhan itong mga motorista na sumusunod na sila dito nga sa excise tax ng gobyerno at ayon nga sa AutoProc Pangasinan, tuloy ang kanilang hirit sa taas pasahe. Nagpatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis epektibo ngayong araw, bunsod ng umiiral na Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Ang ilang gasolinahan na ubus na ang kanilang inventory mula pa noong nakaraang taon at umangkat na ng panibagong stocks na pinapatawan na ng excise tax ng gobyerno. Mag-start na po kaming magtaas ng presyo. Bali, kaninang umaga, nag-start na po kaming magtaas ng 0.3 sa diesel. 2 pesos and 97 centavos ang tinaas ng kada litro ng gasolina. 2 pesos and 80 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos sa kada litro ng kerosene dahil sa excise tax. Idagdag pa ang oil price hike na 55 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel at 30 centavos sa kada litro ng kerosene, dulot ng paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado ngayong araw. Karamihan sa mga motorista, dismayado. Walang magagawa kasi pag ganyan, magpupultang na ako ngayon para medyo makatitid ako. Limitang kita namin mga super, sana ibalik sa dati, kaya itaas ang pasahe. Para pumita naman kami kahit konti. Ang AutoPro Pangasinan, disidido raw na maghain ng petisyon para isulong ang 12 pesos na minimum fare. Sa ating mga mananakay, sana po maintindihan ang ating mga ilaing dahil talagang malulungit po tayo. Tuloy-tuloy po yung pagtaas ng presyo sa world market. Joanne, nakausap natin kaninang AutoPro Pangasinan at ayon sa kanila, hindi na raw kinakaya ng karamihan doon sa mga jeepney driver ito ngang mataas na presyo ng ilang produktong petrolyo. Kaya naman, panahon na raw para tumaas din ito ngang singil sa pasahe. At silipin naman natin itong presyuhan ngayon ng produktong petrolyo. Ang diesel, dating presyo 35 pesos 46 centavos, ngayon 37 pesos and 86 centavos. Ang gasoline naman sa premium ay 43 pesos and 88 centavos at ngayon naman ay 46 pesos and 85 centavos. Malaking taas yan. At sa unleaded naman, dating presyo 42 pesos 89 centavos at ang ngayong presyo naman ay 45 pesos and 85 centavos. Pero may mga ilan pa rin na kumpanya ng langis na hindi pa rin nagpapatupad nitong ang excise tax. Kaya payo sa mga motorista na magpa-full tank na doon sa mga oil company na hindi pa rin nagpapatupad nitong ang taas presyo sa gasolina. Yan muna ang pinakuling balita. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. Investigasyon ng San Carlos City Police sa nangyaring aksidente na ikinasawi ng isang lalaki, kwinestyon ng mga kaanak ng biktima. Balitang tinutukan ni Kim Vanderlife. Labis na nagdadalamhati ang mga kaanak ni Edmundo Mayo matapos itong masawi sa aksidente noong bisperas ng bagong taon sa San Carlos City.
Ngayon, kini-question ng pamilya ang pahayag ng pulisya na nasa impluwensya ng alak si Mayo. Gayong hindi naman daw ito umiinom. Aliwan po haman ang kapikatuan. Amin niya wala dali police report ya amay. Kiyon, amay insula daditan, balintuag ya amin. Hindi naman authority ng police na tayo mag-declare na kayo, kundi yung mga kuhan, doktor, saka duty nurse. Kin-question din na mga kaanak kung bakit hindi nakulong ama na Kabangga sa biktima. Pero depensa ng pulisya, hindi pwedeng kasuhan ang 16 anyos na minor de edad na nakabangga sa biktima. Inaakusahan yung pulis na bali ang ginagawa samantalang ang trabaho natin, nagampanan naman ng investigator natin, yung kuhan, pag-imbestiga, nadala ng hospital yung biktim, ay bakit ngayon biglang ganun na baliktad na yung mga reports? Duda rin ng mag-anak na hindi sa banggaan nasa Wisi Mayo dahil sa nakitang malalim na sugat o saksak sa leeg. Kaya isinasa ilalim ang bangkay ng biktima sa autopsy para sa ikalilinaw ng kaso. Kim Vanderlipe nagatid ng Balitang Amyanan. Computer technician sa Mangaldan, Pangasinan, patay matapos pagbabarili ng riding in tandem criminals. Naka-alerto Russell Simorio. Tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tumitil sa buhay ng isang computer technician matapos pagbabarilin sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Napuruhan sa ulong 38 anyos na biktimang si Eddie Lunez na sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa investigasyon, nakaupo ang biktima sa harap ng computer shop nang lapitan ng dalawang gunman na sakay ng motorsiklo at dito walang habas na pinagbabaril. Maraming tama yung balang tumama sa katawan niya, so hindi ko alam kung mga ilan yun. So parang galit at ati yung konsiguro sa kanya yung salary. Na-recover sa crime scene ng 16 na basyon ng kalibre 45 at 9mm na baril. Ayon sa otoridad, dati nang nakasuhan ng biktima ng illegal possession of firearms and ammunition. May information allegedly na na-involved siya sa mga bastard putsi. So hindi namin maisasantabi yung motive dito na baharing revenge yung kapag nangyayaring pamamaslang sa kanya. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya para marisulba ang krimen. Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dalawang patay sa magkahiwalay na kaso ng pamamaril sa Nueva Ecija at La Union. Naritong report. Patay isang tricycle driver at kasama nito matapos pagbabarilin ng riding in tandem criminal sa barangay San Fabian, Santo Domingo, Nueva Ecija. Nakilala mga biktima ang sinosirito sa Matra at Mark Louis Ramos. Ayon sa isang saksi, dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang bumaril kay Matra. Nakatakbo raw si Ramos pero hinabol ito ng isa pang lalaki at pinagbabaril. Dead on the spot si Matra habang sinubukan pang itakbo sa ospital si Ramos pero hindi na rin umabot ng buhay. Patuloy investigasyon ng otoridad para matukoy ang mga suspect at motibo sa pamamaril. Patay sa pananambangan dating drug surrenderer na si Alex Padilla sa barangay Ubangan, Santo Tomas, La Union. Ayon sa investigasyon, kasama ng biktima ang kapatid ng balikbayan na si Jonathan ng pagbabaril ng mga hindi pa kinilang salarin. Dead on arrival si Alex habang sugutan naman sa kamay si Jonathan. May tinitingnan tayong anggulo, ito yung tungkol sa droga at itong pagsasabong niya. Kasi ito yung pagkakautang niya ng pera sa sapuan. Marjorie Padua, nag-atid ng Balitang Amyanan. Ginang sa Santo Domingo, Ilocos Sur, natangayan ng 13 sako ng palay. May exclusive report si Ivy Hernando. Laking panghihinayang ni Aling Edita na ang masagana nilang ani ay nauwi sa wala. Kahapon, 10 lalaki ang dumating sa kanilang bahay sa barangay Kimarayan, Santo Domingo, sakay ng puting L. Inutusan daw ang mga ito ng buyer na nagngangalang Roxanne, nakatransaksyon ng kanyang pamangkin na si Tony Castillo. Yeah, apit na kayo si binaon na ni Roxanne, jakad ko na ma'am. When, hunadami, ma'am, kayo jakad sa tiyamo, kasi binaon dala tayo soda. So nga nagtaleka nga nang i-kwadigilit ko kanya da. Gumamit daw ng timbangan ng mga suspect pero pumatak lang ng 200 kilo ang 7 kaban ng palay. Nang ipinagamit ang sariling kiluhan ni na Aling Edita, ginalaw ito kaya ang sanay 53 kilo ay naging 30 kilos lang. Ito yung kinatawag nilang vascular na ayon sa pulisya, outdated na ito, hindi na gano'ng ginagamit. Pero ayon sa mga biktima, ito yung ginamit sa mga kalalakihan. Sa tagal daw nila nagbebenta, ngayon lang daw may gumamit ng ganito. Ayon kay Aling Edita, matutukoy niya ang isa sa salarin. Wala naman akong duda sa kanya dahil soki ko naman siya. Kaya tinawagan ko kahapon, sabi ko sa kanya, bakit naman anak,
nagkataon na nangyari yon, ikaw lang naman ang tinawagan ko. Wala bang nakarinig sa'yo nung nag-uusap tayo? 13 sako ng palay ang natagay na mga suspect. Hindi natin considered na budol-budol yon. Ang lumalabas yan, pag nanakaw talaga yung test. Ay, Bernardo, negative ng Balitang Amyanan. Mahigit 11,000 backlog sa lisensya, matatagalan pa bago maibigay ng LTO Lingayen. Operasyon ang nasabing tanggapan, pinalawig hanggang sa 16 na oras kada araw. May live report si Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Alfie, bagamat 2 buwan na ang nakalipas simula ng mag-issue ng license card sa mga motorista, minado ang LTO na libo-libo pa ring backlogs ang hindi na i-release sa buong Region 1. Ang nakikitang dahilan ng LTO na solusyon para mabilis yung pang-imprenta ng license card ay ang karagdagang encoding machine sa kada district offices. Alas 5 pa lang ng madaling araw kanina, nakapila na sa LTO Lingayen si Pedro Rebelio Sr. Gustong-gusto na niyang makuha ang kanyang license card kaya siya maagang pumila. Isa si Pedro sa libu-libong motorista na hindi pa nakakakuha ng license card dahil sa dami ng backlog. Taga dito ko sa Namulan, yung nagtatrabaho ko ng bagyo. Bumuha pa ko ito parang kagun ng license. Aabot pa sa halos 11,000 ang backlog sa license card dito sa LTO Lingayen District. At ayon na rin sa LTO, posibleng umabot pa sa ilang buwan bago tuluyang ma-issue lahat ng lisensya na kabilang sa backlog. Para matugunan at maimprenta na ang libu-libong backlog, 16 na oras ng operasyon ng LTO Lingayen. Alas 6 ng umaga bukas ng LTO sa publiko at umaabot hanggang alas 10 ng gabi. Nagpapatupad rin ng cut-off sa backlog sa LTO. So, mga implanto ko, pinapakiusapan ko sila na hanggat bari, maging irregular na yung time natin na dati pumapasok tayo ng 7:30 hanggat bari. Yung iba, nire-require ko nang pumasok sila as early as 6 o'clock. Bert, pa rin ng trabaho yun, madam, kaya wala pong problema doon. Mahirap mag-insert? Hindi naman. Ang pagdadagdag ng encoding machine ang nakikitang solusyon ng LTO para mas mapabilis at mapadami ang bilang ng mga naiimprenta kada araw. Ginagamit namin isa lang encoder, so talagang matagal. Pero as of dun sa development front to central office man, magdadagdag po yata sila ng additional encoding machine. Mula November 6 noong nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan, umaabot pa lang sa 4,000 ang naiimprentang backlog na license card. Alfie, yung mga malalaking district offices ng LTO gaya na lang sa Dagupan City, Urdaneta City at maging sa May San Fernando City, La Union, umaabot sa 2 yung kanilang encoding machine at isang printer kaya't kada araw ay nag-average sila sa halos 200 license card na naiimprenta every day. Samantalang para sa mga district offices gaya sa Lingayen at ilan pang mga bayan, since iisa lamang yung kanilang encoding machine ay nakakapag-imprenta lamang sila ng halos 100. Swerte na kapag umabot sa 170 kaya wino-work out ngayon ng LTO Regional Office na makapag supply ng encoding machine sa iba't ibang district offices para matugunan yung malaking backlog sa license card sa buong Region 1. Alfie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Presyohan ng bigas sa pamilihang bayan ng Binalonan, Pangasinan, nananatiling mataas. Alokasyon ng NFA rice sa mga bigasang bayan, limitado pa rin. Narito ang report. Kahit gustuhin daw na bumili ng mas magandang klase ng bigas ni Ginang Zenny ng Binalonan, Pangasinan, hindi naman daw kasya sa kanyang budget. Kaya nakontento na lang ito sa 36 pesos na kada kilo ng bigas. Sa ngayon, mahirap ang mahalang bilihin. Kaya mga ganito na lang binibili. Kasi yun lang ang kakaya eh. Yung mga 40, hindi man lang magkaya masyadong mahal. Lalo na lang kami, wala naman akong trabaho. Ayon sa ilang rice retailer sa palengke ng Binalonan, limitado pa rin ang alokasyon ng bigas ng National Food Authority. Tumaas. Tumaas po kaysa noong 2017. Bakit eh? Konti kasi ang supply ng NFA. Kaya ang commercial, itataas nila. Ayon sa NFA, nasa 5 sako ng bigas kada linggo lang ang alokasyon sa mga bigasang bayan. Nililimitahan nila ito habang hindi pa dumarating ang lahat ng imported rice allocation nila na aabot ng 90,000 sacks of rice. Sa tingin naman ng NFA, matatag pa ang presyo ng bigas sa merkado. Actually, hindi naman natin masabing tumaas yan dahil mataas naman ang presyo ng palay.
So, ibig sabihin, pag mataas ang presyo ng palay, definitely, ang bigas, sumusunod yan, tataas din. Marami rin daw ang supply ng bigas ngayon dahil katatapos lang ng anihan. I had some conversation with the farmers. Talagang may mga inabutan daw. Nung mga paani na sila, medyo nabutan yung iba. So, ibig sabihin nun, bumaba yung production nila. Alfi Tulaga, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dangdang deboto sa Kalasyaw, Pangasinan, sama-samang nakiprosesyon kasabay ng kapistahan ng itim na Nazareno. May ulat, Kim Bandarlip. Kasabay ng traslasyon ng itim na Nazareno sa Maynila, sama-sama ring nagprosesyon ang daan-daang deboto sa Barangay Duyong, Kalasyaw, Pangasinan. Mahigit 5 kilometro ang nilakad ng mga deboto bilang pakikiisa sa traslasyon ng itim na Nazareno. Iprinosisyon nila ang replika ng itim na poong Nazareno at ribulto ng Senyor Divino Tesoro. Si Mang Rodrigo, taunan na raw niya itong panata matapos gumaling sa pagkakastroke noong 2015. Nilagay ako sa ICU, at least ako doon. Kala na wala na talaga, pero isip ko buong-buo. Si Mang Domeng naman, kahit may rayuma, kinayang makapaglakad ng mahigit 5 kilometro. Pagka akong nagtutulak dyan, parang naalis yung sakit ng paso. Ang ilang mag-anak naglagay ng imahe sa labas ng kanilang bahay. Simbolo raw ito ng pagsalubong sa itim na Nazareno. May dun sa pasasalamat sa poong Nazareno sa mga biyaya, lakas ng katawan at mga biyayang galing sa kanya na pag-iisa ng Nazareno yung aming mga kabarangay sa mga aktibidad na ginagawa po niya. Kim Badarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan. Pagunita ng 73rd anniversary ng Lingayen Golf Landing at 11th Pangasinan Veterans Day sa Lingayen, Pangasinan, ating tunghayan sa report si Jasmine Gabriel Galban. Ginunita ngayong araw ang 73rd taong anibersaryo ng Lingayen Golf Landing sa 11th taong selebrasyon ng Pangasinan Veterans Day sa Capitol Grounds sa bayan ng Lingayen. Isang misa ang ginanap na pinangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na sinundan ng wreath-laying ceremony at 21 grand salute, pinapurihan at sinilala naman ng kabayanihan ng mga veteranong sundalo na nagsakripisyo noong World War II para makamit ang kalayaan ng bansa. Hindi naman naiwasan ng ilang veterano na magpahayag ng kanilang sentimiento. Tila hirap daw ibigay ng gobyerno ang hiling nilang dagdag pensyon. May pinagsabi yung mga beneficyo na 91 anyos na ang veteranong sundalo na asawa ni Delia. Bilang may bahay, hiling ni Delia na sana'y pakinggan din ng gobyerno ang sentimiento ng mga veteranong sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Gusto kong tanungin kung kailan kasi matatanda na sila. Karagdagan. Umaasa naman sa 2nd District Congressman Leopoldo Batawil na Chairman ng Veterans Affairs and Welfare na may papasa sa Kongreso ngayong taon ang panukalang dagdag pensyon ng mga veteranong sundalo. Sponsoring this bill, no? Hopefully ma-approve dito sa aking committee. Sa committee namin po masanayan eh, no? Pero doon na lang sa plenary, no? Sa ngayon, aabot sa mahigit 200 ang bilang ng mga veteranong sundalo sa buong lalawigan. Jasmine Gabriel Galvan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Antutan. Ang breakfast ba dinner pwedeng ilagay sa lunch ba? Pwede po. Kasi parehas lang pagkain. Pwede rin eh. Kung panggabi siya, di lalagay niya. Kung di siya panggabi, hindi na ilalagay. Kasi dinner panghaponan eh. Lunch box for lunch lang. Pero kapag in reality, pwede naman lagayin ng merienda, breakfast, dinner, and etc. Oo, oh, bayan na rin siguro madam. Siyempre, kung wala namang dinner box na paglalagyan, di doon sa lunch box na lang. Breakfast box. Pwede rin to. Siguro madam. Hindi. Bakit? Ay, siyempre, kwan yun eh. Dinner yun eh.
pwede po. Natin. Nakakain din po. Minsan po, parehas din po sa lunch. Okay. Paano ka magutom? Kitikiti po. Dahil sa kakulangan ng patubig, mga magsasaka sa Villasis, Pangasinan, pinili na lang magtanim ng gulay kaysa sa palay. Narito ang report. Lingguhan lang kung patubigan ang mga tanim na talong ni Mang Jimmy ng Barangay Piyas, Villasis, Pangasinan, kumpara sa palay na mas matakaw sa patubig. Ito raw ang dahilan kung bakit sumami ang mga nagtanim ng talong at iba pang gulay sa bayan. Medyo maganda kasi ang presyo, kaya kahit paano, kahit pagod, meron namang kinikita ganun. Pero todo bantay pa rin sila, lalo't may mga peseng pwedeng umatake sa kanilang pananim. Medyo marami po, mga katulad ng mga piste, tapos yung mga punjay. Kasi kahit sa puno ng talong, may sarit-sarit din. Mga natutuyo, gano'n. Ayon sa Municipal Agriculture REIT, ang dating 400 hectares na taniman ng mga gulay, tumaas at naging 500 hectares. Unang-una, yung niya kasi, dito sa production area natin ng vegetables, nag-declare ang niya na 15% of the palay area ang hindi nila masiservice ngayon sa patubig. Kaya nadagdagan ng mga area natin sa vegetables. Maganda raw ang produksyon ng gulay ngayon dahil na rin sa mas kakaunting kalamidad na dumaan noong 2017. Of course, dapat vigilant sila. Maagat sila pag nakita nilang may mga indications na may mga sisira sa mga panamin nila. Dapat mag-spray sila. Dalawa patay sa magkahiwalay na aksidente sa Pangasinan at Ilocos Norte. Tutukan sa ulat ni Tim Vanderlife. Agad binawian ng buhay ang 33 anyos na si Erwin Malabanan matapos mabangga ng humaharurot na motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Nakilala ang nakabanggang si Jose Argoso at backrider nito na si Jerry Pidere. Kung saan yung biktima ay papalabas lang sa looban ng kanilang bahay nang biglang binangga siya ng itong si Jose Ala na nanggaling ng parteng San Carlos. Base sa investigasyon ng pulisya, kapwa walang helmet at nasa impluwensya ng alak ang ma-rider na sangkot sa aksidente. Nauwi naman sa areglo ang insidente. Patay habang ginagamot sa ospital ang tricycle driver na si Orlandino Portugal matapos mabangga ng bus sa Batac City, Ilocos Norte. Habang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng asawa ng biktima, agad na sumuko si Javier sa pulisya na nakaandang makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Hindi na umano magsasampa ng kaso ang pamilya ng nasawi. Kim Vanderlipe, nag-atid ng Balitang Amyanan. Daang-daang senior citizen na handugan ng libreng serbisyo medikal sa Lingayen, Pangasinan. Sumayang report. 76 taong gulang na si Lola Flora Ignacio mula Labrador, Pangasinan. Ilang araw na siyang inuubo at sinisipon. Kaya naman sinimantala niyang pagkakataong magpakonsulta sa medical mission na ginanap sa Lingayen, Pangasinan. Ay, kagabi, inuubo ka po ako. Mabuti. May medical mission. Isa lang si Lola Flora sa daan-daang senior citizen na nabenepisyuhan ng libreng konsultasyon at libreng gamot at bitamina. Napapanahon daw ang mga ganitong serbisyong medikal ngayong tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit, lalo na sa mga may edad dahil sa pabago-bagong panahon. Nabigyan din ng libreng bakuna kontra trangkaso at pneumonia ang mga lolo at lola. Meron po sa kanila ng mga inuubo at sinisipon dahil po dala na rin po nitong palit-palit po ng panahon po natin. Kasi yung pneumonia vaccine naman po ay 5 taon naman po yun na nabibigay protection sa kanila. All smile din ang mga young at heart sa libreng gupit na mas lalo nagbabata sa kanilang mga itsura. Masaya po dahil libreng haircut. Jasmine Gabriel Galvan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Formal nang binuksan ang pagawaan ng iba't ibang produkto mula sa karne sa Barangay Ayusan Norte, Vigan City, Ilocos Sur. Magsisilbi itong kabuhayan ng mga bigenyo, itinuro sa mga volunteer ang paggawa ng longganisa, bagnet at embutido.
apat na barangay ang makikinabang at matutulungan ng kooperatiba. Super Mom sa Ilocos Sur, matyagang pinagsasabay ang pagbibenta ng mais at pag-aalaga ng kanyang anak. Kilalanin sa report. Halos hindi maubusan ang namimili ng panindang inihaw na mais ni Rose Ann, 21 anyos, ang Super Mom ng Sinaip, Ilocos Sur. Kasakasama niya ang 3 taong gulang na anak sa pagtitinda. Anya hindi man kalakihan ang kita, kailangan niya magtsaga para may pambili ng pagkain ang kanilang mag-anak. Meron naman, ma'am, kunti lang. Para may pang-ulam araw-araw. Madalas siyang nakapwesto sa gilid ng kalsada. Kung walang aning mais, nagbebenta raw si Rose Ann ng lumpia, turon at barbecue. Malaking tulong daw ito pandagdag kita sa pamamasada ng kanyang asawa. Gusto ko lang po para makatulong sa pamilya ko. Oo, tapos may panggatas ng anak ko. Yun lang po, para makatulong sa asawa ko dahil nagpapasada rin siya. Kayang-kayang pagsabay ni Rose Ann ang paghahanap buhay at pag-aalaga ng kanyang anak. Maaga man daw na naging ina si Rose Ann, ipinagmamalaki pa rin daw siya ng kanyang ina. Masaya din, ma'am. Masaya kung minsan umiiyak ako. Kasi nakikita ko yung anak ko na gusto niya magkatulong sa anak sa para magbigyan ng magandang kinabukasan. Iver Nando, nag-aatid ng Balitang Amyanan. At yan ang mga balitang hatid ng Tropa ng Katotohanan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kami ang sandigan ng katotohanan, serbisyong totoo lamang. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ito ang Balitang Amyanan. Sinait Ilocos Sur na pinagsasabay ang pagbibenta ng mais at pag-aalaga ng kanyang mga supling. Magandang hapon na imbag amalam, hilaga at gitnang Luzon. Sa ngalan ni CJ Turida, ako po si Joanne Punsoy, kasama si Alfie Tulagan at si Faye Centeno. Aarangkada ng mga balita. Unti-unti nang nararamdaman ng mga Pinoy ang epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Ngayong araw, ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Kaya naman, 12 pesos na aumento sa pasahe si sinusulong ng transfer group na Auto Pro Pangasinan. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin live si Russell Simorio. Russell! Johan, bunsod nga ng umiiral na train law ng gobyerno, tuluyan nang nagpatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis epektibo. Ngayong araw doon sa mga gasoline station na ating pinuntahan kanina, may mga ilan na nagpaskil na ng letter at sulat para maabisuhan itong mga motorista na sumusunod na sila dito nga sa excise tax ng gobyerno at ayon nga sa Autoprop Pangasinan, tuloy ang kanilang hirit sa taas pasahe. Nagpatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis epektibo ngayong araw, bunsod ang umiiral na Tax Reform for Acceleration and Inclusion o Train Law. Ang ilang gasolinahan na ubus na ang kanilang inventory mula pa noong nakaraang taon at umangkat na ng panibagong stocks na pinapatawan na ng excise tax ng gobyerno. Mag-start na po kaming magtaas ng presyo. Bali, kaninang umaga, nag-start na po kami magtaas ng 0.3 sa diesel. 2 pesos and 97 centavos ang tinaas ng kada litro ng gasolina. 2 pesos and 80 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos sa kada litro ng kerosene dahil sa excise tax. Idagdag pa ang oil price hike na 55 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel at 30 centavos sa kada litro ng kerosene, dulot ng paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado ngayong araw. Karamihan sa mga motorista, dismayado.
walang magagawa kasi pag ganyan. Magpupultang na ako ngayon para medyo makatitid ako. Limitang kita namin mga ano, super. Sana ibalik sa dati. Kaya itaas ang pasahe. Para pumita naman kami kahit konti. Ang Auto Pro Pangasinan, decidido raw na maghain ng petisyon para isulong ang 12 pesos na minimum fare. Sa ating mga mananakay, sana po maintindihan ang ating mga ilaing dahil talagang malulungit po tayo. Eh, tuloy-tuloy po yung pagtaas ng presyo sa world market. Joan, nakausap natin kaninang Auto Pro Pangasinan at ayon sa kanila, hindi na raw kinakaya ng karamihan doon sa mga GT driver. Ito nga mataas na presyo ng ilang produktong petrolyo. Kaya naman, panahon na raw para tumaas din. Ito nga singil sa pasahe. At silipin naman natin itong presyuhan ngayon ng produktong petrolyo. Hindi lang ang alokasyon sa mga bigatang bayan. Nililimitahan nila ito habang hindi pa dumarating ang lahat ng imported rice allocation nila na aabot ng 90,000 sacks of rice. Sa tingin naman ng NSA, matatag pa ang presyo ng bigas sa merkado. Actually, hindi naman natin masabing tumaas yan dahil mataas naman ang presyo ng palay. So, ibig sabihin, pag mataas ang presyo ng palay, definitely ang bigas sumusunod yan, tataas din. Marami rin daw ang supply ng bigas ngayon dahil katatapos lang ng anihan. I had some conversation with the farmers. Talagang may mga inabutan daw. Nung mga paani na sila, medyo nabutan yung iba. So, ibig sabihin nun, bumaba yung production nila. Alfi Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dangdang deboto sa Kalasyaw, Pangasinan, sama-samang nakiprosesyon kasabay ng kapistahan ng itim na Nazareno. May ulat, Kim Bandarlip. Kasabay ng traslasyon ng itim na Nazareno sa Maynila, sama-sama ring nagprosesyon ang daan-daang deboto sa Barangay Duyong, Kalasyaw, Pangasinan. Mahigit 5 kilometro ang nilakad ng mga deboto bilang pakikiisa sa traslasyon ng itim na Nazareno. Iprinosisyon nila ang replika ng itim na poong Nazareno at ribulto ng Senyor Divino Tesoro. Si Mang Rodrigo, taunan na raw niya itong panata matapos gumaling sa pagkakastroke noong 2015. Nilagay ako sa ICU, at least ako dun. Kala na, wala na talaga, pero isip ko buong-buo. Si Mang Domeng naman, kahit may rayuma, kinayang makapaglakad ng mahigit 5 kilometro. Pagka akong nagtutulog dyan, parang naalis yung sakit ng kaso. Ang ilang mag-anak naglagay ng imahe sa labas ng kanilang bahay. Simbolo raw ito ng pagsalubong sa itim na Nazareno. May dun sa pasasalamat sa poong Nazareno sa mga biyaya, lakas ng katawan at mga biyayang galing sa kanya na pag-iisa ng Nazareno yung aming mga kabarangay sa mga aktibidad na ginagawa po niya. Kim Badarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan. Pagunita ng 73rd anniversary ng Lingayen Golf Landing at 11th Pangasinan Veterans Day sa Lingayen, Pangasinan, ating tunghayan sa report si Jasmine Gabriel Galban. Ginunita ngayong araw ang 73rd taong anibersaryo ng Lingayen Golf Landing sa 11th taong selebrasyon ng Pangasinan Veterans Day sa Capitol Grounds sa bayan ng Lingayen. Isang misa ang ginanap na pinangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na sinundan ng wreath-laying ceremony at 21-gun salute. Pinapurihan at sinilala naman ng kabayanihan ng mga veteranong sundalo na nagsakripisyo noong World War II para makamit ang kalayaan ng bansa. Hindi naman naiwasan ng ilang veterano na magpahayag ng kanilang sentimiento. Tila hirap daw ibigay ng gobyerno ang hiling nilang dagdag pensyon. May pinagsabi yung mga beneficyo natin. 91 anyos na ang veteranong sundalo na asawa ni Delia. Bilang may bahay, hiling ni Delia na sana'y pakinggan din ng gobyerno ang sentimiento ng mga veteranong sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Gusto kong tanungin kung kailan kasi matatanda na sila. Pamamaslang sa kanya. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng pulisya para marisolba ang krimen. Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan. 2 ang patay sa magkahiwalay na kaso ng pamamaril sa Nueva Ecija at La Union. Naritong report.
Patay isang tricycle driver kasama nito matapos pagbabarilin ng riding intending criminal sa barangay San Fabian, Santo Domingo, Nueva Ecija. Nakilala mga biktima ang sinong Silico Samatra at Mark Louis Ramos. Ayon sa isang saksi, dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang bumaril kay Samatra. Nakatakbo raw si Ramos pero hinabol ito ng isa pang lalaki at pinagbabaril. Dead on the spot si Samatra habang sinubukan pang itakbo sa ospital si Ramos pero hindi na rin umabot ng buhay. Patuloy investigasyon ng otoridad para matukoy ang mga suspect at motibo sa pamamaril. Patay sa pananambangan dating drug surrender na si Alex Padilla sa barangay Ubangan sa Tomas La Union. Ayon sa investigasyon, kasama ng biktima ang kapatid ng balikbayan na si Jonathan ng pagbabaril ng mga hindi pa kinilang sa larin. Dead on arrival si Alex habang sugutan naman sa kamay si Jonathan. May tinitingnan tayong anggulo, ito yung tungkol sa droga at itong pagsasabong niya. Kasi ito yung pagkakautang niya ng pera sa sapuan. Marjorie Padua, nag-atid ng Balitang Amyanan. Ginang sa Santo Domingo, Ilocos Sur, natangayan ng 13 sako ng palay. May exclusive report si Ivy Hernando. Laking panghihinayang ni Aling Edita na ang masagana nilang ani ay nauwi sa wala. Kahapon, 10 lalaki ang dumating sa kanilang bahay sa barangay Kimarayan, Santo Domingo, sakay ng puting elf. Inutusan daw ang mga ito ng buyer na nagngangalang Roxanne, nakatransaksyon ng kanyang pamangkin na si Tony Castillo. Yeah, apit na kayo si binaon na ni Roxanne, jakad ko na ma'am. When, hunada, ma'am, kayo jakad na siya mukhang binaon na natay soda. So, nagtalaga nga nang i-irik ko kanya da. Gumamit daw ng timbangan ng mga suspect pero pumatak lang ng 200 kilo ang 7 kaban ng palay. Nang ipinagamit ang sariling kiluhan ni Aling Edita, ginalaw ito kaya ang sanay 53 kilo ay naging 30 kilos lang. Ito yung kinatawag nilang vascular na ayon sa pulisya, outdated na ito, hindi na gano'ng ginagamit. Pero ayon sa mga biktima, ito yung ginamit ng mga kalalakihan. Sa tagal daw nila nagbebenta, ngayon lang daw may gumamit ng ganito. Ayon kay Aling Edita, matutukoy niya ang isa sa salarin. Wala naman akong duda sa kanya dahil soki ko naman siya. Kaya tinawagan ko kahapon, sabi ko sa kanya, eh bakit naman anak, nagkataon na nangyari yon, eh ikaw lang naman ang tinawagan ko, wala bang nakarinig sa'yo nung nag-uusap tayo? 13 sako ng palay ang natagay ng mga suspect. Hindi natin considered na budol-budol yon. Ang lumalabas yan, pag nanakaw talaga yung theft. Ivy Hernando, nag-ahatid ng Balitang Amyanan. Mahigit 11,000 backlog sa lisensya, matatagalan pa bago maibigay ng LTO Lingayen. Operasyon ang nasabing tanggapan, pinalawig hanggang sa 16 na oras kada araw. May live report si Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Alfie, bagamat 2 buwan na ang nakalipas, simula ng mag-issue ng license card sa mga motorista, minado ang LTO na libu-libo pa rin backlog sa hindi na i-release sa buong Region 1. Ang nakikitang dahilan ng LTO na solusyon para mabilis yung pang-imprenta ng license card ay ang karagdagang encoding machine sa kada district offices. Ang diesel, dating presyo 35.06 pesos, ngayon 37.86 pesos. Ang gasoline naman sa premium ay 43.88 pesos. At ngayon naman ay 46.85 pesos. Malaking taas yan. At sa unleaded naman, dating presyo 42.89 pesos. At ang ngayong presyo naman ay 45.85 pesos. Pero may mga ilan pa rin na kumpanya ng langis na hindi pa rin nagpapatupad itong excise tax. Kaya payo sa mga motorista na ako, magpa-full tank na doon sa mga oil company na hindi pa rin nagpapatupad nitong taas presyo sa gasolina. Yan muna ang pinakuling balita. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. Investigasyon ng San Carlos City Police sa nangyaring aksidente na ikinasawi ng isang lalaki, kwinestyon ng mga kaanak ng biktima. Balitang tinutukan ni Kim Vanderlife. Labis na nagdadalamhati ang mga kaanak ni Edmundo Mayo matapos itong masawi sa aksidente noong bisperas ng bagong taon sa San Carlos City. Ngayon, kinikwestiyon ng pamilya ang pahayag ng pulisya na nasa impluwensya ng alak si Mayo. Gayong hindi naman daw ito umiinom. Aliwan po haman ang kapripatuan. Amin niya wala dali police report ya amay. Kiyon, amay insula daditan, balintuag ya amin. Hindi naman authority ng pulis na
tayo mag-declare na kayo, kundi yung mga kuhan, doktor, saka duty nurse. Kinwestiyon din ng mga kaanak kung bakit hindi nakulong ang mga nakabangga sa biktima. Pero depensa ng pulisya, hindi pwedeng kasuhan ang 16 anyos na minor de edad na nakabangga sa biktima. Inaakusahan yung pulis na mali ang ginagawa, samantalang ang trabaho natin, nagampanan naman ng investigador natin, yung kuhan. Pag-imbestiga, nadalang ang suspitan yung victim, ay bakit ngayon biglang ganun na baliktad na yung mga reports? Duda rin ng mag-anak na hindi sa banggaan na sa Wisimayo dahil sa nakitang malalim na sugat o saksak sa leeg. Kaya isinasa ilalim ang bangkay ng biktima sa autopsy para sa ikalilinaw ng kaso. Kim Vanderlipe nagatid ng Balitang Amyanan. Computer technician sa Mangaldan, Pangasinan, patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem criminals. Naka-alerto Russell Simorio. Tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tumitil sa buhay ng isang computer technician matapos pagbabarilin sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Napuruhan sa ulang 38 anyos na biktimang si Eddie Nunez na sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa investigasyon, nakaupo ang biktima sa harap ng computer shop ng lapitan ng dalawang gunman na sakay ng motorsiklo at dito walang habas na pinagbabaril. Maraming tama yung balang tumama sa katawan niya, so hindi ko alam kung mga ilan yun. So parang galit at ati yung konsiguro sa kanya yung salarin. Na-recover sa crime scene ng 16 na basyon ng kalibre 45 at 9mm na baril. Ayon sa otoridad, dati nang nakasuhan ng biktima ng illegal possession of firearms and ammunition. May information allegedly na na-involved siya sa mga basag kotse. So hindi namin may isasantabi yung motive dito na maaaring revenge yung nangyayaring Alas 5 pa lang ng madaling araw kanina, nakapila na sa LTO Lingayen si Pedro Rebelio Sr. Gustong-gusto na niyang makuha ang kanyang license card kaya siya maagang pumila. Isa si Pedro sa libu-libong motorista na hindi pa nakakakuha ng license card dahil sa dami ng backlog. Taga dito ko sa Namulan, yung nagtatrabaho ko ng Bagyo. Bumuha pa ko ito parang kubong ng license. Aabot pa sa halos 11,000 ang backlog sa license card dito sa LTO Lingayen District. At ayon na rin sa LTO, posibleng umabot pa sa ilang buwan bago tuluyang ma-issue lahat ng lisensya na kabilang sa backlog. Para matugunan at maimprenta na ang libu-libong backlog, 16 na oras ng operasyon ng LTO Lingayen. Alas 6 ng umaga bukas ng LTO sa publiko at umaabot hanggang alas 10 ng gabi. Nagpapatupad rin ng cut-off sa backlog ng LTO. So mga implanto ko, pinapakiusapan ko sila na hanggat bari, maging irregular na yung time natin na dati pumapasok kayo ng 7.30 hanggat bari. Yung iba, nire-require ko nang pumasok sila as early as 6 o'clock. Part pa rin ng trabaho yun, madam, kaya wala pong problema. Mahirap mag-insert? Hindi naman. Ang pagdadagdag ng encoding machine ang nakikitang solusyon ng LTO para mas mapabilis at mapadami ang bilang ng mga naiimprenta kada araw. Ginagamit namin isa lang encoder, so talagang matagal. Pero as of dun sa development front to central office man, magdadagdag po yata sila ng additional encoding machine. Mula November 6 noong nakaraang taon hanggang sa kasalukuyan, umaabot pa lang sa 4,000 ang naiimprentang backlog na license card. Alasay yung mga malalaking district offices ng LTO gaya na lang sa Dagupan City, Urdaneta City at maging sa May San Fernando City, La Union, umaabot sa 2 yung kanilang encoding machine at isang printer kaya't kada araw ay nag-average sila sa halos 200 license card na naiimprenta every day. Samantalang para sa mga district offices gaya sa Lingayen at ilan pang mga bayan, since iisa lamang yung kanilang encoding machine, nakakapag-imprenta lamang sila ng halos 100. Swerte na kapag umabot sa 170. Kaya winu-work out ngayon ng LTO Regional Office na makapag-supply ng encoding machine sa iba't ibang district offices para matugunan yung malaking backlogs sa license card sa buong Region 1. Alfie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Presyohan ng bigas sa pamilihang bayan ng Binalonan, Pangasinan, nananatiling mataas. Alokasyon ng NFA rice sa mga bigasang bayan, limitado pa rin. Narito ang report.
Kahit gustuhin daw na bumili ng mas magandang klase ng bigas ni Ginang Zenny ng Binalonan, Pangasinan, hindi naman daw kasya sa kanyang budget. Kaya nakontento na lang ito sa 36 pesos na kada kilo ng bigas. Sa ngayon, mahirap ang mahalang bilihin. Kaya mga ganito na lang binibili. Kasi yun lang ang kasaya eh. Yung mga 40, hindi man lang magkaya masyadong mahal. Lalo na lang kami, wala naman akong trabaho. Ayon sa ilang rice retailer sa palengke ng Binalonan, limitado pa rin ang alokasyon ng bigas ng National Food Authority. Tumaas. Tumaas po kaysa noong 2017. Bakit eh? Konti kasi ang supply ng NFA. Kaya ang commercial, itataas sila. Ayon sa NFA, nasa 5 sako ng bigas kada